matalas na pang-amoy, mahabang galamay, malalakas na mga sipit na kayang magbukas ng bunga ng niyog. Ilan lamang yan sa katangian ng tatos o coconut crab. Ang coconut crab o yung Virgus latro in scientific name ay isang uri ng hermit crab na nabubuhay sa kalupaan. Ito ay inaabot ng 4.1 kilograms at sa katunayan, ang coconut crab ang pinakamalaking terrestrial arthropod sa buong mundo. Na kung saan ay considered as delicacy sa buong mundo. Napaka-rare niya, napakasarap ng meat niya, pero considered as critically endangered. So ang main diet ng coconut crabs or yung may local name siya dito na tatos ay niyog. So may mga pag-uulat dito na kapag malaki na yung, kapag full grown na yung coconut crab, eh kaya niya nang umakyat mismo sa niyog para ibagsak yung mga bunga ng niyog. Ano? So sa kanya yung kukunin doon o sa kanya bubutasin. Sa sobrang tibay ng kanyang mga sipit, eh kaya niyang butasin yung niyog para makuha niya yung coconut meat. So tinatayang kaya niya magbuhat ng 20 kilos gamit lamang yung kanyang mga sipit. So imagine, more than 6 to 10 times ng kanyang bigat yung kaya niyang buhatin gamit yung kanyang mga sipit. Noong 1983, dineklara na ng IUCN o International Union for Conservation of Nature ang coconut crab bilang red list na, kumbaga critically endangered. Sa mga lugar na mayroong coconut crab, especially sa Batanes, talaga nag-decline yung kanilang yung numbers nung ano no, nung coconut crab or nung tatos dahil na rin sa pag-boost nung tourism nung 2014. So syempre, parte ng pagiging turista, hinahanap natin yung mga pagkain na rare o doon lang matatagpuan sa isang lugar na yon. So kaya itong tatos o coconut crab ay naging sobrang taas ng demand sa Batanes na naging dahilan kung bakit talagang sobrang nag-decline yung numbers ng mga coconut crab doon. Isa pang dahilan ng mabilis na pagkaubos nitong coconut crab kasi mabagal silang mag-mature. So ang buhay nila ay tumatagal ng up to 60 years. Hindi sila nagiging sexually mature until 5 years. So hindi sila nakakapag-produce ng mga eggs hanggat din lang nare-reach yung 5 years. Ano? At saka napaka-sensitive or napaka-specific nung process ng pangingitlog ng coconut crab. So kailangan nilang bumaba sa dagat at during high tide. Kasi yung high tide, yung paghampas ng tides sa isla o sa mga batuhan, yun yung isang proseso na kailangan para mapisa yung mga itlog. Ano? So sinubukan na rin siyang i-culture pero hindi successful. Kaya kapag walang pakundangan ng panghuhuli nitong crabs na to, talagang mauubos sila. Actually, meron tayong batas na nagbabawal sa pagkuha o sa panghuhuli ng mga rare, threatened, and endangered species kagaya ng coconut crabs, dolphins, tamaraw, whales, at iba pa. Yun nga lang, nagkakaroon ito ng conflict sa Indigenous People's Rights Act o yung RA 8371 na pinapayagan ng mga local or indigenous people na mag-gather ng mga ganitong klase ng species kahit sila pa ay endangered or threatened. So ngayon, masasabi natin na nakadepende sa mga local government unit or LGU yung pagpapatupad ng batas or kung may sarili man silang ordinansa. Dito, nabanggit kanina ni Uncle Gaspar na meron namang batas dito or meron silang local ordinance na bawal hulihin yung mga undersize, bawal hulihin yung maliliit. Kasi kapag nanghuli ka noon at dinala mo sa kabayanan, binenta mo, so pwede ka nilang hulihin. Dito sa Sibay Island, sa Caloy Antique, ay hindi ganun siya ka-rare kasi sabi ni Uncle Gaspar, abundant pa sila dito. Katunayan nga, nagkakaroon sila ng Tatusan Festival o yung palakihan ng tatus o ng coconut crabs. At yung may pinakamalaking
crabs na dala-dala ay siya yung mananalo. Although ganun pa ka-abundant yung coconut crabs dito, nabanggit sa akin kanina ni Uncle na talagang nagde-decline din yung kanilang bilang. Ano. So dati-dati daw, mga 1990s, early 2000, napakarami pa nilang nahuhuli dito na talagang ang lalaki. Pero dahil nga minsan yung mga nanghuhuli din, yung mga tao, ay nawawala ng disiplina sa panghuli. Kahit yung medyo maliliit, kinukuha na nila. So siya ngayon, talagang strictly sinusunod niya yung batas dito na pinapairal sa lugar nila na bawal hulihin yung maliliit at yung malalaki lang yung kukunin. At katunayan nga, kapag nakahuli siya ng malalaki or pag nakakakita siya ng binibentang maliliit, kinukuha na niya yun, binibili niya na yun para pawalan dito sa area, para palakihin niya pa. Ganun kaganda yung hangarin ni Uncle Gaspar na mas paramihin pa yung coconut crabs dito. So sana yun yung ma-adapt din sa bawat lugar na mayroong coconut crabs. Nandito tayo ngayon sa Sibay Island. So parte po ito ng Kaluya Antique. Ngayon ay pinuntahan natin yung isang taga rito na nanghuhuli ng coconut crab or yung tinatawag natin na tatus. So ngayong hapon magpapain daw ng mga niyog, tapos babalikan natin after 2 days para i-check natin kung may mga nahuli na. So yun po yung proseso na lang ng panghuhuli. Ang main source of income pala dito sa isla ng Sibay ay itong copra, kasi maraming nyug dito. So pangalawa, itong pagsisiwids o yung tambalang na tinatawag. So ayun Kel, ano-ano tong bat naka-separate o bakit magkakahiwala itong mga ano na to, seaweeds? Ano-ano bang pagkakaiba niya? Itong shakol. Ito ang pinakamahal. Itong pinakamahal, shakol? Shakol. Ito? Ito naman, spinosum. Spinosum yan pangalan. Pero ano yan, mura. Magkano po ito? 20 pesos ang isang kilo. Ito po? Nasa 90. 90 po, ito pala yung mahal. Ito po? Ay, pareho lang ito. Si puro ano ito eh, ito, dalawang klase ito lang. Ito pareha siya. O ngayon po makukuha tayo ng pamain. Anyog. Kel, paano yung nalalaman na may tato sa isang lugar? Dito pag ano, pag mayroong coconut crab dito. Paano mga nalalaman? Ganyan ano, mga butas at saka yung mga bato na ano, mga pula-pula. Ayun, may butas doon. Oo, yan. Ito ang dati ko na nilagay ng niyog. Ito yan, yan, kinakain nila dito. Kinakain na, oo. So hindi mo pa nahuli yung nandito, wala pa? Hindi ko inuli kasi nalagaan ko ito eh. Ito. Pag makita ko sila nagkakain dito, hindi ko sila ginakuha. Lang. Pinapalaki ko sila dito at saka naparami. Pag doon ako sa malayo nagkakuha, nagkapanguli, yung maliliit, nakuha ko na bitawan ko dito. Kumbaga may size limit din po yung panghuli natin. Panghuli, ano? Oo. Pag maliit pa, hindi nyo muna pag inuli. Maliit, hindi natin, papawalan. Oh, papawalan hindi natin muna. Pagkuhain para hindi sila mawala. Tama, tama. Ito, ilagay natin ito dito. Para pag, okay. Ano natin,
madali na kung siya mano. Ano yan? Yan, paglagay mo ganyan. Siksik lang dyan. Oh, para na, kung alimbawa malalaki, hindi siya basta-basta matanggal. Hindi siya dalhin, no? Hindi na kami makapaghintay na hintayin ba isang gabi, ilawin na namin mamaya. Pag nakahuli na tayo, success na. Pag hindi, di balikan natin bukas ang gabi. Ganoon lang. Lalagyan natin mga karabas ng camera trap. So yung mga coconut crab pala, dito na natira. Ang pinipiling lugar, ito, tulad yan, ang daming nyugan dyan, ang daming bukuhan. Tapos dito sa taas, batuhan. Batuhan, oh, batuhan. Batuhan, mapuno, gubat. Oh. Tapos yung bato niya, grabe. Mga ganito, matutulis. Matutulis talaga yan. Tapos, maraming mga butas-butas, no, uncle, no? Diyan sila nakatira. Doon sila nakatira. Lalagay niyo po sa hindi siya madadala. Kasi dadalhin yan eh, pag ano yun. Gusto nating makunan sila ng yung activity nila sa gabi, kung paano nila kainin o paano nila buksan yung nyog. Kasi diba, kung mapansin ninyo, matigas talaga yung nyog eh, diba? Matigas yung ano niyan, yung shell, pero nakaka-amaze lang kasi yung kanilang sipit, grabe. Isa sa pinakamalakas na sipit sa mundo ng mga crabs. 'Di ba kasi kaya nilang buksan yung ano, yung nyog. That one nyog. Tara. Tara, Kel. Oh. Kailangan pala na kailangan. Sana may makapture tayo. So, binubuhos ni Uncle yung mga yung sabaw ng nyog. Para maamoy. Maamoy agad ng mga coconut crabs. Para lumabas sila. So yun mga karabas. Ngayon po ay 9:30 ng gabi. So start tayo magpandaw ng unang pandaw. So check natin kung may mga kumain na dun sa ating ipinamain na nyog kaninang hapon. So tara. Ay, mga karabas, pandawin natin yung unang nyug na kinala natin kanina. Meron, Kel? Wala. Wala. Wala, Kel, wala? Wala. Wala din? Pero, kinain. Tingnan natin yung kinain. Walang tumikim? Wala. Mamaya pa ito. Ang sira. Mamaya pa. Iwa lang natin yung camera. Uy, ito. Ha? Maliit lang. Meron? Maliit. Mga karabas, mayroong nahuli. Mayroong nakita. Maliit lang. Nanginain na siya? Dito na siya galing. Tumakbo lang ng ano? Oo. Kasi mayroon pag kuan masyado ka ano masyado ka yan dito masyado ba ka ano mga karabas our first coconut crab of the evening yun oh yeah. Katuwa pero bukod sa endangered siya napakaliit niya pa. No, Uncle, no? Oo, oh, tama. Hindi talagang undersized pa to. Oh, undersized. Kahit, kahit na yung mga taga dito, kahit na yung mga hunter dito, talagang hindi ito, hindi pa to kinukuha talaga, hindi pa talaga pwede. Illegal, illegal. Masyadong illegal siya. Papakawalan talaga natin to kasi nga, liit pa. Sobrang liit niya pa. Bukod sa, yun nga, as much as tempting siya na tikman, so, hindi natin gagawin. Talagang papawala natin to. Tsaka ang liit niya. Maliit. Mga karabas yan. Maliit pa. Pero diba, katuwa tingnan. Uncle, no? Oo. Matuwa ka kasi nakakatuwa mo talaga siya. Malakas. Malakas. Malakas siya. Siguro nakuna ng camera natin to, Uncle. Siguro dito na siya ang galing. Yan, no? So, gusto ko i-check muna.
bago tayo mag-alis, Angel. Pero for now, ano? Bitawan muna natin 'to. Bitawan muna lang. Mm. Para siyang alien, kasi bukulan muna natin. Oo. Ayan, lagay lang na. Yan. Yan. Ayan na siya. Pasok na siya sa, ano, patras, no? Patras. Tapuwa, tingnan niyo. Ayan. Masikip, hindi niya kaya pasukin. Yan, yan. Yan, yan. Hanap niya nung. Yan, yan. Ayun. Yun na, wala na siya. Di ba? At least naka-witness tayo ng live na na coconut crab sa wild. Grabe. Nakakatuwa. Thank you, Uncle. Thank you, thank you. Okay. Sana makakita pa tayo ng mas malalaki pa. So, ang intention natin ngayon is makunan siya kung ano yung behavior niya sa wild, kung ano yung, kung paano niya to kinain, puntahan ba. So, mangyari, check natin itong ating camera trap. Check natin. Hindi nakuna. Wala. Wala pa nakuna. Bago pa lang siya nagano. Bago pa lang, oo. Hindi pa siya nakapunta dito. Hindi pa nakapunta. Oo, kasi tayo yan, eh. Tayo yung nakuna na yun, eh. So, balikan ulit natin mamaya. Balikan lang. Oh, grabe yung terrain. Diba? Kung hindi ka sanay dito, nako. Oo, pag hindi ka sanay. Medyo mahirap. Tsaka ano, tutulis. Tulis ang bato. Tsaka sabi ni Uncle Gaspar dito, marami daw ditong sawa. Tsaka agwason. Nahas. Tulis ang mga bato nyo. At least nakakita tayo ng isa na, na coconut crab. Medyo maliit lang, pero mali mo makachamba tayo na malaki. Sabi ni Uncle, sa iredo na to, malimit ang ahas. Lalo na yung sawa, yung malalaking sawa. Exciting. So wala ulit mga karabas. Tara natin yung next. So wala ulit siguro dahil medyo mas maaga pa kil, no? Maaga pa. So check natin yung iba. Kapag wala talaga, balik tayo ng madaling araw. Naman yung madaling araw. Ito yung bugudak na yun. Saan kail? Yan na, yan na. Ito. 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 Di pa sa tutur. Is don. Don. Kaya kill kaya. Kaya. Wow. Ito yung ating pangalawang coconut crab. Hindi tayo magpapahawak sa ano niyan. Sa mga sipit niyan. Kunin na natin yan. Delikado. Malaki na yan. Itong ating pangalawang coconut crab. Wow! Oops! Nakaka-amaze itong creature na ito, mga karabas. Oh. Yan, first time talaga natin maka-encounter sa wild. Pawalan ulit natin ito, mga karabas. So, dito lang tayo para kunan natin sila ng footage. Yung tatus sa wild talaga. Ayan. Ayan natin. Pasok ko na sa mga butas. Okay. Ayan. Dami yung butas na pwede pasukan. Ayaw umalis, ha. Lang natin siya dyan. Ayan, magkaharabas. Naglalakad pa rin tayo sa batuhan. Matutulis sa batuhan. Tapos yung gilid natin ay ayan, bangin. Bangin na yan. Ayan, dyan tayo naglalakad. Dyan tayo galing kanina. Dyan. So, grabe. Talaga sa ano to. Challenging. But exciting. Yeah. So, yan magkaharabas ngayon ay almost 12 AM. So tulugan tayo muna. Idlip muna kami. Tapos alas 2 try uli namin puntahan. Tingnan natin kung makakakuha pa tayo ng footage.
So gusto ko sana yung mas malalaki pa eh. So ayun, pahinga muna. Tulog na yung team natin. Good morning mga karabas. And I alas 3 ng madaling araw. Pangalawang bandaw natin, check natin kung meron na may mga crabs ulit dun sa ating mga nyug na nilagay. Kasama si Papa P. Talog pa iba mo natin mga kasama. Meron Kyle? Hoy. Back to kampo. Bus na. So, nangyari mga karabas. First night, puro daga ang mga nakuha nung ano natin, camera natin, kaya iniwan ko pa doon, so, mga isang gabi pa, Kel, no? Isang gabi pa para makuha natin na maganda yung activity ng mga coconut crabs. Kung gaano, para makita natin kung gaano katiba yung kanilang sipit. Although may butas na yun ng konti, pero pinapalawak nila yung kele, no? Pinapalaki nila yun yung butas. So, sana ma-witness ng camera natin para tayo mismo ma-witness din natin. Ngayon ay babalikan natin yung ating sinetup na camera trap or camera trail. Two nights nating pinabayaan siya doon sa ating nyug na pagkain nung crabs. So tingnan natin kung mayroong nakunang footage. Daga pa din. Malungkot na pangyayari mga karabas. Na empty, napuno. May memory card. So palitan na, naka-set pala sa high risk 2.7K. So 1080p lang ngayon. Dinago ko na, tapos balik ulit natin, hindi natin sukuhan to. So ko talaga makakuha ng magandang footage dun sa na kumakain siya ng actual. So ibalik natin. So yun nga, hindi natin susukuhan. May isang gabi pa tayo dito sa Sibay. Hindi natin sukuan to. So, isang gabi pa. Madaling araw bukas ang uwi namin. Bago umuwi, sibat mo na kami dito. Sa huling gabi na to at wala talaga, wala na akong magagawa. Hindi tanggapin ang katotohanan na hindi tayo nakakuha ng footage sa gabi. Pero hanggat may chance pa, bira. Tara, ulit natin to. So, hopefully this time, makadali na. So, ngayon mga karabas, ngayon ay alas 12 ng madaling araw. 12 actually. Pupunta natin yung ating camera trap para iuwi na. Kasi uwi na kami, papuntang San Jose. Kung not ano man yung makuha natin doon, pasalamatan natin. Kung hindi man nakakuha, okay lang din. Meron pa tayo next time. Next year, di ba? Babalik kami dito next year. Pero ayun, hopeful tayo na may makuha tayong magandang footage. So, tara. Lord. Sana may magandang kuha. Dugan na naman. Dugan na naman ay. Luko talaga 'tong daga na 'to. Uy! Uy! Nakain!
magkakaroon lang tayo ng sapat na kaalaman, disiplina, at istriktong pagsunod sa batas, maiiwasan natin ang pagkaubos ng isang critically endangered na coconut crabs.